to, ano, pag-alagala mo na tayo ngayon. Kaya tayo makakarating. Isang magandang araw na naman sa atin, mga katoto, and welcome back to our YouTube channel. So, nag-aanap tayo ng spot natin, no, sa kaya magandang mga mingwit. Babalita ako, mga ano nga daw dito. Isda. Mukhang baler ata itong narating ko, mga katoto, no. So, dito muna tayo sa may, ano. So, nakarating na nga tayo dito sa may, pinaka-sentro, no. Center muna tayo. Ayan, may mga ano dito. Parang museum pa din sa may gagawin harapan. At dito yung, ano, napakatas na, ano, no. Ayan. Ito yung pinaka-city ng baler, no. Pamiyamiya, mga katoto, pupunta naman tayo dun sa dagat. So, mag-check tayo dun kung maagad yung mga isda. So, stay tuned po muna at che-checkin natin yung sabi taming dagat. Treadsil nitong ano, no? Mga katoto, nitong lugar, no? So, tapos din sabi kaya gawin harapan natin doon, merong ano siya, merong museum. So, ikot muna tayo sa may museum. So, itong lugar na to, mga katoto, nung araw na nagbiyahe tayo dito, no? Way back kung may ABC pa. Serving capital kasi ito ng Aurora, ito nga baler na ito, pati si Benigalan kung naglalaki ang ato niya. So, lapit naman nung mag-summer na, check-in natin kung maganda yung dagat, yung pwede tayo mamingwit doon. So, ito nga pala yung pinagmamalaki dito sa Mebala, mga katoto, na yung Museo de Baler. Ayan siya. Ayan sa paligid natin, sa background natin, yun siya. Tapos park din to, para siyang park, baluwag. Ayan. Sa likod dyan, no? Ma-park, no? Tapos, gawing lampas dito, din pamaya-maya tayo, pupunta tayo din sa spot natin sa may tabing dagat. So, dito muna tayo, gala-gala, at palipas oras muna tayo, hanggat mainit. So, nandito na nga tayo, mga katoto, no? Sa spot kung saan nandito na tayo sa dagat. So, ang problema, surfing itong lugar ng Aurora, no? Wala tayong mapapakagat na isla dito. Mapapakagat natin dito mga ano siguro, mga pangligo. Ayan, no? Grabe. Laka ng alon. So, ayan, nakaharap na sa may iwan tayo. Matagundong yung mga alon. So, dami mga nagsasurf. Hindi gawin ko na natin. Dami mga nagsasurfing, no? Nakapaligid ko ng bundok. Oh, grabe, oh. Nawak hanggang doon. So, ayan, yung mga naglalaki ang alon, mga katoto, ayan. Kaya mukhang wala tayo mapapakagat na isda. Masyadong malalaki ang mga alon. Yan. Ang beach dito sa Aurora. Sa may baler. Yung mga nagsasurfing dyan, dami. Yan. Ang local surfer natin yan, mahuhusay yung mga yan. Oh. Bata lang. So, worth it naman mga katoto pagka nakarating ka na dito, no? Mga view dito, marami kang pwedeng mapasyalan. Kaso talagang nagamit ka talaga ng pasensya sa lugar, no? Yung rides mo. So, kung muna kasingil lang tayo, lumat ka na ng kurbada dyan. 4 hours kang kukurbada sa bundok. Tapos, inabot pa tayo ng ulan sa bundok. Kaya medyo wet pa tayo para tayong naligo dito sa May Beach. Worth it naman ng lugar, mga katoto. Maglalaan nyo lang ng one day para di kayo masyadong pagod. Kaya lang medyo ano tayo, no? Kailangan natin mag-reserve na ng lakas para pabalik mamaya. So, masarap dito, ano kayo, overnight. Kaya one day, ganun. 3 days, 2 days. Para ma-enjoy nyo yung lugar.
yung mga activities, mga ganyan. Medyo maingay lang mga katoto yung hampas na mga alon, no? Yan, pero worth it naman to pagka narating yung mga lugar. Tawag ng mga beach dito. Kasi itong lugar na to mga katoto, napapalibutan ng bundok at ng mga beaches, no? Yan. So palagay ko wala tayong mauling spot dito. Kaya kananay, shoutout sa'yo dyan, Utong TV. Yes vlog, at saka na, ano, it's with Fern, puntahan nyo to, kayo ni Charlie. Ayan, Boss Noy TV, ayan. Alang, survey natin, mulang kaagat na isda dito, kahit lukaok, masyadong malakas. Hindi lang dito yung mga professional swimmer para makapag-surfing. So negative tayo dito, mukhang wala tayong mapapakagat na isda, mga katoto, no? Yan, kita nyo naman, dumadabong-dum yung nagabog ng mga alon. So marami ma-accommodate dito ng mga cottage-cottage dito ng pang-overnight. Yan, malamang sa mga sapa-sapa lang tayo. Hindi tayo pwede dito, surfing capital to. At sa may gawing likuran ko mga katoto, na yan, may mga swimming pool yan. Pwede nga kung ayaw nyo sa mga beach, dito sa beach na to, ayan, yung harapan beach. Tapos, may ano dito, park to, mahabang-mahaba to, mga katoto, yan. Tapos, beach yung harapan. Dito, mga hotel itong gawin dito, no? Yan, mga hotel dyan, yan. Hotel yan. Hotel dyan, no? Pagkasawa ka na dito sa may dagat, ito ka naman. Pwede rin. So mula dito, babato ka doon ng paminit mo. Kaya yung kawayan ni Ka-Dreamer, matiabot mula dito. Tsaka mas mainit dito yung ano, pagka nando ka sa lapit ng tubig mga katoto. Yan. Ang isang pagdaraanan nyo lang talaga bago makamping dito mga katoto yung ano talaga. Yung way, meron isang way ito from Pantabangan naman siya Rizal, kaya lang medyo matatarik yung mga akyatin dun, no? Tapos dito naman sa gawing mga dipakulaw dito at sa Mediteki, sa may bungabong naman siya, puro curb, mga sharp curb talaga siya. Tapos expected nyo na yung ano, yung panahon, no? Mainit sa atin dyan sa Batag, pag akyat nyo ng bundok, andyan na yung ano, yung salbongin na kayo ng hamog dyan, ng ulan-ulan dyan na kapipinong parang hamog na ulan siya na napakalamig. Mas kanina may halong ulan talaga, yan napakalamig sa biyahe. Mas masarap dito pagkagabi mga katoto kasi puno dito na ang mga ilaw, no? Yan. So pag nag-accommodate ka dito sa mga dito ha, sa ano nila, no? Mga hotels nila. Yan. Yan, dyan. Mag-accommodate ka dyan. Hindi ko gumamit ng pool. Tapos, dito naman sa gabi, gusto mo sa beach. Basa lang ng paa, pantanggal ng alipunga. Maalat yan. Pwede nga tanggalan ng alipunga mo. Yan, dyan, no? Tapos yung mga rayo-rayo mo, maglalakad ka sa buhangin pagka mainit. Safe naman dito mga katoto kasi yung mga tower dyan, yung mga lifeguard na. So every corner, gitna, may mga tower dito para sa mga lifeguard. So safe naman yung mga naliligo kasi medyo delikado to sa mga hindi swimmer, no? Kumbaga tayo, sanay sa tubig bahang malalaki, pero ito talaga mga alon. May current siyang babalik yung tubig. Kaya medyo delikado sa mga hindi marunong talaga lumangoy. So kahit may hawak ang salvavidya dito, kung hindi ka talaga expert, yan. Aanawin ka ng current dyan, ibabalik ka. So yan, kung nakikita yung mga nasa alon na yun, yung mga surfer yung mga nasa alon na yun. Kung medyo mahilig ka nga sa adventure, no? Bagay yan, ano? Surfing. Kaya lang, marunong tayo mag-surf. Ang gamit natin ay sabon.
So, kaya lang nating surf is sabon. Nadyan lang tayo sa mga pool na ganyan. Nadyan lang tayo mga bagay sa mga ganyan mga pool. So, ganito ito, batsa lang kasi ang kaya natin. O kaya yung pakabayo ni nanay, nadali natin dito. Magpa-practice tayo mag-surf. Maglaban ng sabong surf. Relaxing ang ambiance. Masarap ng weather dito. Mainit na malamig. Naghalong mainit at malamig. Enjoy na enjoy. Ang problema kung naisama dito si Katotoy, shoutout sa Edan, siguradong di magpapapigil yun. Aawatin at aawatin mo. Nandito nga tayo sa taas ng tower, no, mga Katoto. Ang tower to, ito yung mga bantayan ng mga ano, lifeguard. So ngayong araw na to, malamang tayo ay safeguard. Nagabantay tayo ng mga naliligo, kaya tayo ay safeguard. So nandito, mataas yung location natin. So nasa Megaway doon, yung maraming naliligo pa. Yan, yan. Mga binabantayan ko. Dahil ako ngayon ay safeguard. Nagabantay ng naliligo, safeguard. Siguro next time daw babalik tayo dito para kasama yung mga natin na family para ano. So nag-survey muna tayo kung maganda yung isang mas maganda naman sa parte nga dito Pulo sa Biteki, Bungabong or doon sa may Pantabangan. So far hindi ko pa iuno kung ang dadaanan ako mamaya is Pantabangan. Ang nasasabi sa iba ba kanina doon sa ano, sa patag pa lang sabi nila may gumatatarik daw doon sa may parking Pantabangan. So pinili na natin yung zigzag road dito sa may ano, Bungabong. Over mga katoto, no? At medyo masakit na ating wet po. Konti-konting pahinga lang at nasa kalahati na tayo ng bundok. Mayamayang konti, bababa na tayo ulit. So siguro mga 1 minutes lang dito to 2 minutes sa pagpag lang konti ng wet po. Medyo masakit na rin sa puwet. Para tayo sa Tarzan dito sa Kagubatan. Yan, sa kalagitnaan tayo ng bundok.